Hello, what is up mga mom, sir, mom. Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to review the Dragon Ball Z Attack Balls or Space Pod. Yan. Thank you very much client from Cebu for giving me an opportunity para mapag-customize ng dalawang Space Pods or Attack Balls from Dragon Ball Z. Super angas pala ito mga mom, sir. Super rounded siya. And yun nga pala, nabili namin to sa GMP or Global Merch Park. Yan, quick backgrounder lang din, nasa ako ngayon Dragon Ball Wiki. So, Attack Balls or Attakuboru, also known as Space Pods, and Round Spaceships. So, yun din pala yung tawag dito, no? Round Spaceships. Are spaceships used by those under King Cold, Cooler, and Frieza for interstellar travel. When the science were a part of the military, these vehicles also sent low-class science or Saiyans to distant locations so that they would one day conquer and or destroy worlds throughout the galaxy. So, ang other names nito ay Round UFO, Saiyan Pod, Space Pod, Round Spaceship, Vehicle Capsule Number 318. Ang debut niya ay nasa manga The Mysterious Warrior from Space. And anime, The New Threat. Ang inventor nito ay mga Saiyans. Ang users nito, si Bardock, Tora, Fasha, Shugesh, Borgos, Goku, Raditz, Nappa, Vegeta, Kui, Ginyu Force, Paragus, Broly, Tarble, Gure, Abo, Kado, Hearts, and Future Warrior. So yun, let's start with the review mga momser. Unfortunately, wala akong Dragon Ball Z na figure. Kaya ito muna, si Spider-Man muna yung uupo dito for interstellar travel. Si Spider-Man ay from ZD Toys. Ano siya, 1/10 scale siya. Pero fit pa rin naman siya, nakakaupo naman siya. And pwede naman din isara. Yan. Ang size nito ay around diameter niya. Siguro mga 6 inches in diameter. Tapos okay naman yung build. Merong merong lower part dito para pag nakasara siya, mas madali mabubuksan. Yan. So, kapag nasara nyo na siya, i-press nyo na lang to kasi yung sa bottom part kasi hindi siya nag-clip dito sa taas . Ayan nag-clip na. Mas seamless yung pagkasara niya. Kasi minsan, pag in-open nyo to, yan, tapos binalik niyo ulit, hindi na seamless. So, pupush niyo na lang yung ilalim. Also nga pala, meron din pala tong LED. Yan. Pe-press niyo lang tatlong AAA yung kailangan, tapos pe-press niyo lang yung button dito sa kanyang seat. So you have red LEDs, you have blue LEDs, and you have green LEDs. Okay naman yung loob ng space pods, very spacious, merong grid design. Also yung kulay niya beige. Medyo beige yung loob. Tapos yung labas niya, warm, parang very, very light gray. So parang white siya na may gray na tone. Yan. Tapos yung kanyang seat, ito yung back seat, yung sandalan. Tapos medyo mahirap lang siyang tanggalin. So pag nakapasok na siya dyan, gamit na lang kayo ng, kasi ipipress nyo pa yan pababa . Yung seat pababa. Pag na-install nyo na to or nakabit nyo na yung seat, ang hirap na tanggalin. So, gamit na lang kayo ng screwdriver para mabuksan nyo yung slot ulit, yung battery slot. Kasi, katulad dito, and binalik ko na to . Ready na for customization. Ayan, dito sa part na to, yan, yung slot dyan, mahirap na kasi buksan . Gamit na lang kayo ng flat na screwdriver . Para mas mabuksan na. Mas madali siya para mas madaling ma-open yung ating battery slots para magkaroon tayo ng LED light sa loob. Okay? So, nagsa-cycle siya, you have green, you have blue and red, okay? Tapos yun nga, you have the leather seats para pwedeng upuan. Yan. Tapos meron ka din dito mechanism para dun sa door. Ayan, Tapos yung window niya, it's pink. Okay naman yung kulay, it's very translucent. Clear naman yung pink niya. It's
clear plastic. So ang gagawin natin dito, pag kinustomize natin, isang battle damage, tapos isang weathered lang. Ito babasagin natin to sa battle damage. Dito naman, light weathering lang. Okay? So based dito sa build, medyo flimsy or medyo dangerous lang dito sa part na to kasi matatanggal to . Ingat na lang kayo dito pag nag-open and close kayo ng mechanism, okay? Ayan o, may mga tumutunog kasi ng mga parts . Tapos dito din, sa kanyang mga controls, ayan, meron ka rin pink buttons. Ang ganda nung pagka-pink dito, sobrang bright ng neon pink. So you have na parang scale or volume buttons or parang mga space buttons for controlling the AirPod, space pod. Ayan. They have 3 buttons, rectangular buttons, the blue, circular buttons na parang, ang tawag doon, pihitan, parang sa stove. Parang ganun yung style ng button niya. Tapos you have the pink na square. So yun mga moms, sir, it's a very basic na build pero ang ganda niya pang display. Gustong-gusto ng daughter ko 'to paglaruan, super super cool and very nice sa mga display area niyo. Lalong-lalo na kapag meron kayong Dragon Ball Z na figures. Actually ako wala akong naka-ready dito na na action figures. Kaya ito na lang si Spider-Man na lang gagamitin natin. Pasok muna natin siya rito and I think kasya naman siya. Ayan, 7-inch na action figure, nakakaupo naman. Tapos, pwede rin naman natin, ayan, pag nakabukas, medyo ayusin lang natin yung post niya para makapag ano siya. Teka. Papasok lang natin, ah. Pwede naman siya mag-Indian seat, ayan. Ayan. Medyo mahirap lang siyang pagkasyahin. Pero tingin ko yung mga SHF na Goku or na Vegeta, mas kasya dito. Hindi ko alam kung, ano ba size ng ano? Hindi ko kasi alam yung size nung, alam ko mas maliit . Yung size ng mga SHF na Dragon Ball. Tingin ko sakto yan dito. O kaya, pwede rin naman yung display nyo, naka-open lang to. Naka-open lang yan. Tapos nandito lang si ano, nandito lang si Vegeta sa, teka may tumatawag. Well, may tumawag lang mga ma'am, sir, ma'am. So ito, ang gandang display nito sa Dragon Ball Z collection nyo mga ma'am, sir. Pero excited na rin ako makustomize natin to. Gagawin natin battle damage isa. So we have the version 1, battle damage dito sa window niya. Yung pink, neon pink na window. Super cool ng figure or ng vehicle na to. Kasi parang ano siya, parang nare-reminisce ko din yung mga Dragon Ball Z na scenes na lumilipad to from space. Ito kasi yung ginagamit nila for yun nga, interstellar travel. Kaya natutuwa lang ako na pwede nating, meron na tayong ano ngayon, meron na tayong capability na bumili ng mga toys na available naman sa Shopee. So thank you din sa mga toy suppliers from all around the world that we can have these kinds of nostalgia. Nostalgia ng mga items. Super, super cool if you think about that, diba? Ayan. So, mababalikan natin yung mga times na nanonood tayo ng mga Dragon Ball Z anime or if you are reading the manga, pwede nyong display to katabi yung manga and habang nanonood kayo ng Dragon Ball Z, yung mga favorite anime scenes nyo, yan, pwedeng-pwede yan katabi to. Habang nanonood kayo ng mga favorite DBZ scenes. Okay? So yun lang mga ma'am sir, ito lang yung aking review, sa akin very recommended na item to. Magkano nga pala to? Around 1,400 pesos only sa Dragon Ball Z tuloy, sa Global Merch Park via Shopee. Okay, so yan, next video na natin ay gagawa na tayo ng customization ito, okay? So yun lang mga ma'am sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye!